Ay mga lods, ako nga pala si Ming, ang narrator ng anime Varials PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Sekizek. Shoutout nga pala sa iyo, idol. Ang pamagat ng kwentong ito ay The Genius Basketball Man. At sana magustuhan nyo ito mga lods. Huwag nyo na ding skip ang mga ads kahit konti lang ito. Malaking bagay na ito para sa channel mga lods. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok! Intro! Hi mga lods, eto pala ang chapter 95 ng The Genius Basketball Man. Pagdating nila, wala pang team ng Vietnam. Kaya naupo sila habang pinagmamasdan si Kevin na nakangiti sa kanila. Mamaya ka sa akin, bulong naman ni Eji. Nagulat sila nang dumating ang team ng Korea. Ang tatangkad, sino kayang point guard niya dyan? Tanong naman ni Moroboshi habang nakatingin sa team ng Korea. Walang sinabi ang Shoyu. Grabe, ang tangkad nila. Sabi naman ni Minami. Sino kayang mas magaling dyan? Ang team ng Korea o ang team ng Vietnam? Tanong naman ni Eji. Palagay ko team ng Korea. Ngiting sabi ng lalaki kay Eji. Sino ka? Tanong naman ni Sakuragi. Renz, ang ace player ng Singapore. Ngiting sabi naman ni Renz. Aba, marunong ka pala magtagalog? Nagtatakang sabi naman ni Moroboshi. Lahat ng lingwahe, alam ko. Mayabang nasagot ni Renz. Renz, tara na! Tawag ng team nila Renz. Galingan nyo, dahil hindi ako madaling kalaban. See you! Sabi naman ni Renz. Yabang mo! Naiinis na sabi ni Minami. Isa ka pa Renz! Pakainin kita ng alikabok mamaya eh! Makikita mo! Sabi naman ni Sakuragi sa sarili niya. Dumating naman ang Vietnam at nagpakitang gilas ito. Aba! Ang yabang rin nun ah! Sabi naman ni Murashigi. Ayos yun! Humahangan sabi ni Eji. I love you, Inyugen. You're so handsome, Pam. Ano daw? Tanong naman ni Sakuragi. Pam? Sino si Pam dyan? At yung Inyugen? Tanong naman ni Eji. Unang maglalaro ang Vietnam at Korea. Hindi naman alam ni Sakuragi kung bakit bigla na lang siyang kinakabahan. Kaya umalis siya para tawagin si Akagi. Nagsimula ng laban sa pagitan ng Vietnam at Korea. Dahil hindi matawagan ni Sakuragi si Akagi, kaya bumalik siya sa loob para manood. San ka ba nagpunta? Hindi mo tuloy nakita kung gaano kagaling magdunk si Pam. Ngiting sabi naman ni Eji habang nanonood. Mas magaling pa rin magdunk si Murashigi at Sakuragi sa kanya. Sabi naman ni Minami. Nagulat sila nang tumawa ng malakas si Sakuragi. Hindi na kailangan sabihin yan. Kayang-kaya ko yan. Pam-pam na yan. Ako pa, henyo ata to. Natatuwang sabi naman ni Sakuragi. Anong pam-pam? Pam, ang name niya. Hindi pam-pam. Pagtatama na sabi ni Murashigi. Wala akong pakialam kung sino pa siya. Makikita niya kung gaano kagaling ang team ng Japan. Seryosong sabi ni Sakuragi sa katumayo para sabihin sa team ng Korea at Vietnam. Hoy, kayo mga pangit, galingan nyo dyan.
alam nyo ba ako ang pambato ng team namin? Kaya huwag kayong tutulog-tulog. Umalakhak na sabi ni Sakuragi. Pwede ba? Umupo ka na. Nag-iayabang ka na naman dito eh. Wala ka namang sinabi sa mga yan. Naiinis na sabi ni Minami dahil nahihiya na siya sa mga tao nakatingin sa kanila. Hayaan mo siyang magyabang. Ngiting sabi naman ni Eji habang nakatingin kay Sakuragi. Sino ba yun? Wala pang buhok. Tanong naman ni Carl kay Renz ang team ng Singapore. Siya lang naman si Hanameji Sakuragi ang tinaguri ang pinakamagaling na rebounder sa Japan. Pinanood ko yung laro niya at masasabi kong mahusay siya. Pero di pa rin niya ako kaya dahil ipapakita ko sa kanya na hindi lang rebound ang kailangan para manalo. Seryosong sabi ni Renz na masamang tingin kay Sakuragi. Hindi ba tayo makakalaban nila? Paano kung di ko siya kaya? Mukha pa namang may sayad. Kinakabahan na sabi ni Carl. Anong mukha? May sayad talaga yan. Itsura pa lang eh. Sabi naman ni Renz habang nakatingin kay Sakuragi. Magaling na center si Nyugen at magaling na point guard naman si Pam. Halos tabla ng laban sa pagitan ng Vietnam at Korea. Kaya masasabi ni Eji na parehong magaling ang dalawang team. Maalasendo pala yung Pam kung kumilos. Kahit matanggad siya, madali siyang makagagawa ng overhead pass. Seryosong sabi naman ni Muraboshi. Ikaw Sakuragi, anong masasabi mo kay Nyugen? Magaling ba siyang center? Tanong naman ni Eji. Okay lang. Tipid na sagot ni Sakuragi. Nagtaka tuloy si Minami at Morishige sa sagot ni Sakuragi. Anong okay lang? Ibig sabihin nagagalingan ka sa kanya? Nagtatakang tanong ni Minami. Kung titignan ko siya, base sa paglalaro niya, alam kong kaya ko siya. Pero hindi na naituloy ni Sakuragi ang sasabihin niya dahil umalis siya at sumunod naman si Eji. May problema ba Sakuragi? Tanong naman ni Muraboshi. Huwag mong sabihin naduduwag ka dun sa Nyugen na yun Sakuragi. Sabi naman ni Minami. Anong naduduwag? Ang henyo pa maduduwag? Naisip ko lang kasi paano kung hindi sila makapasok? Walang pagkakataon na makalaban ko siya. Ang totoo, gusto ko siyang manalo para makaharap ko siya sa finals. Pero kung mananalo ang Korea, walang chance na makalaro ko siya. Seryosong sabi naman ni Sakuragi. Nagulat silang lahat nang pumito ang referee. Hudyat nang may nangyari, kaya nagmamadaling pumasok sila Eji at Sakuragi sa loob. Oh my God! Nyugen! What happened baby? Naiiyak na sabi ng babae ng taga-suporta ng Vietnam. Naku! Na-injured pa ang center nila. Sabi naman ni Morishige. Naloko na. Alam na kung sinong mananalo. Kawawa ang Vietnam. Sabi naman ni Muraboshi. Nagulat si LG nang lumapit si Sakuragi sa team ng Vietnam. Ano na naman yung kalukuhang gagawin yan? Ay, naku naman. Napapakamot na sabi ni Eji. Hoy, ikaw, tumayo ka dyan. Alam mo bang maraming babaeng umaasa sa'yo? Kapag hindi kayo nanalo, babalian kita ng leeg. Gusto mo ba yun? Ako nga pala si Hanameji Sakuragi, ang henyong basketballista. Tandaan mo yan ha. Sabi naman ni Sakuragi kay Nyugen. Sakuragi, tumigil ka na. Tara na. Naiinis na sabi ni Minami. Bakit ba hindi naman nakakaintindi ng Tagalog ng mga yan? Natatuwang sabi naman ni Sakuragi. Ngumiti na lang si Nyugen dahil ang hindi alam ni Sakuragi nakakaintindi ng Tagalog si Nyugen, ganun din si Pam. Hanameji pa lang name niya. Mahinang sabi ni Pam habang nakangiti. Tumayo si Nyugen at kinausap ang referee. Walang papalitan. Kaya kong maglaro.
Nice meeting you, Hanemichi Sakuragi. Ngiting sabi naman ni Yogen at lumapit si Sakuragi. Nakakaintindi ka ng Tagalog? Tanong naman ni Murashige. Oo, pati ako. Sagot naman ni Pam at ngumiti sa team nila Eji. Ito kamukha ni Sendo. Ito naman kamukha ni Fujima. Pero mas gwapo pa rin ang mga yun. Nagyayabang na sabi naman si Sakuragi. Galingan mo Sakuragi, para ang team natin ang magkaharap sa finals. Seryosong sabi naman ni Nyogin. Aba, oo naman. Ikaw rin, galingan mo. Sabi naman ni Sakuragi at nakipag-handshake kay Nyogin. Nagpatuloy ang laro hanggang matapos ang first half. Natutuwa naman si Eji dahil lamang ang Vietnam kahit na may injuring natamo si Nyogin. Magaling sila. Sambit naman ni Minami. Tsaka ang bait nila. Gusto ko tuloy mag-aral sa Vietnam. Ngiting sabi naman ni Muroboshi. At dito nagtatapos ang chapter 95 ng The Genius Basketball Man. Magsha-shoutout muna tayo mga lods. Shoutout Jay Kurontal. Shoutout Rosbar TV. Shoutout Jetski Kabigas. Shoutout Artemio Pekson. Shoutout Inday Vines Official. And shoutout Cute Lang Ayo Suya. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka. Comment, like, and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out. Bye.